pisa. Uy. What's up, Pogies? Kamusta kayo? Welcome muli sa aking vlog. Ngayong araw, isa na namang kahindik-hindik, kakilakilabot, at kasindak na video ang inyong matutunghayan. Pero biro lamang yun, ano? Good vibes tayo ngayon. Dahil sasagutin ko ang mga questions na ibinigay ninyo sa akin noong nakaraang linggo. Merong mga ilan, no, na nagkaroon ng pakialam. Doon sa mga aking pinost na magtanong lamang kayo at sasagutin ko about sa akin or about sa amin ang aking minamahal na si Bella Padilla. Nandito siya ngayon pero ayaw niya magpakita, no? Kaya ako na lang muna, no? Dahil pabebe siya masyado, wala tayong magagawa doon. Okay? And para simulan natin, unahin natin yung unang nag-comment. Syempre, number one fan ko yata ito, no? Si Gian Carlos Lugada from 9 Uranium. So, kumusta ka naman, Carlos, ano? Magandang gabi sa'yo kasi gabi na. Okay? So, ang tanong niya, sir, madali lang ba ang exam? Alam mo, Carlos, madali lang ang exam kung ikaw ay kung ikaw ay talagang nag-aral at kung ikaw ay nag-review. Di ba? Wala namang mahirap na exam, no? Sa estudyanteng nagre-review at talagang nag-aaral. Simple lang. Okay, next! Siyempre, magpapatalo ba ang mga tropa natin sa 9 Platinum? What's up sa'yo, Bonnie Santa Ana? Okay, ang question niya, sino daw ang mas sweet sa aming dalawa ng aking asawa? Siyempre, tinatanong pa ba yan? Sa lahat ng aspeto, no? Lalaki talaga ang nakakalamang. Diba? Sabi ko naman sa inyo yan. Nung tinuturoan ko kayo tungkol sa dalawang kasarian na yan. Diba sabi ko, lalaki talaga ang nakahihigit kaysa sa mga babae? De, pero biro lang, no? Talagang mas sweet ako. No? Walang halong biro. Mas sweet talaga ako kaysa sa kanya. Dahil sa lahat naman mula. It was at this moment that he knew. He fucked up. Umpisa, uy. Binalibag ako ng, ano ba tawag dito? New look, ano para sa buhok? Solution. Sa contact lens na vlog ako dito. Talaga naman ako mas sweet dahil nung umpisa pa lang, niligawan ko yan, di ba? Binibigyan ko ng flowers, ipinapasyal ko pa sa Manila, dinadala ko kung saan-saan, binibili ko ng mga kahit na anong gustuhin niya. Ganun ako kayaman. Sabi nga ni Kong, di ba? Kayaman tayo! Alright! Pero talaga mas sweet ako. Yan, basta ako. Sino ang mas madalas magtampo sa inyong dalawa? Katanungan muli mula kay Bonnie. So, sinong madalas magtampo? Siyempre siya. Alam mo naman ang mga babae, talagang yan eh, likas na sa kanila ang pagkatoyo. Hindi ko nila lahat, no? Pero sa experience ko, no, talagang yung mga babae madalas maunang magtampo. Talagang malalakas ang toyo sa utak niya. No? Kaya nga may mga memes na naglalabasan na toyo eh, na yung toyo kino-compare nila doon sa babae. O eto na naman ang aking babies. Shoutout sa, mag-shoutout ka naman. Sabi mo, tala, sing tala. Okay, dance tala like this. Tala, tala, tala. Oh, enough na, commercial lang yun. Ano? Pinakita ko lang sa inyo yung aking baby Zeus. Okay, so next question mula kay Amethyst Moonmeyer. So ang totoong pangalan nito ay Kara. Okay, Kara. Iniba ng pinaganda lang. Diba? Pinaganda lang niya kasi gusto niya maging unique yung pangalan niya kahit yung pagbumukha niya hindi naman unique. De, biro lang. Pero yung si Kara ang pinakamaganda dito sa Malipampang. Walang tatalo sa kagandahan niyan dito. No? Kasi talaga ng mga kakilakilabot ang kanyang kagandahan. Okay? So, sino daw ba ang mas magastos sa aming dalawa ni Mrs.? Sino pa nga ba? Eh, di yung babae. Si Gladys na yun, wala nang iba pa. Kasi ako, wala naman ako binibili para sa sarili ko. No? Si Gladys, may ako ano-ano binibili, ano-ano gustong makita, mag-make-up. Si Bangot. Pero joke lang, ano? Patas lang. Kung ano yung, pag may binili siya, bumibili rin ako. No? Pag bumili ko, bumibili rin siya. Ano lang, patas lang. Parehas lang kami ng paggastos. Okay, next! Chini Jade Canlas. Oh, shoutout sa'yo, Chini, from 9 Gold. No, na dating 8 Garnet. Kamusta naman ang mga 8 Garnet dyan? Shoutout sa inyo, no? Pag po may problema kayo, paano nyo po ito sinusolusyonan? Napakalalim na katanungan, ano? Simple lang.
Pag may problem kami, siyempre, kanino ba nagsisimula ang problema? Sa babae. Diba? Ano ginagawa ko? Nananahimik lang ako sa isang tabi para matapos siyang magsalita, matapos siyang magganon, magdadakdak. Tahimik lang tayo mga brad. Kasi alam niyo naman mga kapoki na ang katahimikan ang magbibigay sa atin ng kapayapaan. Okay, ang katahimikan ang magbibigay sa atin ng kapayapaan. Kaya pag tahimik na ako at natapos na siyang magsalita, doon matatapos ang aming problema. No? Dahil napakinggan ko na siya. Pagkatahimik na siya, ano ang gagawin ko sa kanya? Yakapin ko siya ng ganyan at sasabihin ko, tapos ka na. Sorry na. I love you. Kahit siya ang may kasalanan, ako ang nagsosorry. Ikaw ah, huwag kang epal. Okay, huwag kang epal. Ako lang nagbablog dito. Sing tala. Tala, tala. Okay, next question ay mula kay RT Francisco na estudyante ko dati sa 7 Gumamela. Okay, mula siya sa 7 Gumamela. Grade 8 na siya ngayon. Hindi ko lang alam kung anong section. Ano? Shoutout sa inyo mga 7 Gumamela babies. So, sir, sino daw ang mas maganda sa aming dalawa ni Mrs.? Alam mo, pag ako kasi minake-upan, nilagyan ng wig, binihisa na parang babae, lalabas na talaga na ako ang mas maganda kaysa sa kanya. No? Kahit naman saan aspeto, kahit saan namang angulo, kahit saan mo tingnan, ako talaga ang nag-iisang Diyosa. Diyosa. Next question. Okay, mula kay Russell Evangelista Irakta. Nako, kung dito sa may Malipampang ay merong pinakamaganda, meron din naman tayong pinakagwapo. No? Iyan ay si Russell Evangelista Irakta. Kamag-anak siya ng aking misis. Kaya nasasabi ko yung mga bagay na yun na kasi nawalingan lang lahat. Smile! Okay, kasi nawalingan lang lahat yung Russell. Huwag kang maniniwala sa akin, ano? So Russell, ang question mo, sino ang pogi, ako o ikaw? Pakisagot. Inatanong pa ba yun? Ha? Tumingin ka lang sa video ng ito, tingnan mo mabuti yung video, tingnan mo mabuti yung pagmumukha ko. Nang malam mo sino mas gwapo sa atin. No? Hmm? Siyempre ako! Sino pa ba? Wala nang iba. Ako lang. Okay, next! O, ito si kumpare. Si Darwin Facon. O, kamusta ka naman, Brad Darwin? So, pre, bakit ang ganda mo kaysa kay Mars? Ayun nga din ang di ko alam eh. No? Hindi ko rin masasagot yung katanungan na yun kasi masyado ding masyadong maraming kailangang research ang gawin para malaman natin kung bakit mas maganda ako kaysa sa kanya. So, sino daw ang boss sa amin? Sabi ni Presha Dumanais from 9 Platinum. Siyempre, sino pa ba? Ede siya. May lumulong. Huwag ka malikot. Kung sino yung toyoin, no? Kung sino yung palaging magagalitin, kung sino yung palaging gusto masusunod, siya yung boss. Eh, siya yung ganun. So, yun na. So, Jan Carlos Lugada ulit. Bakit di ako crush ng crush ko? Alam mo, yan ay isang napakalungkot na katanungan, Carlos. No? Talagang dinidibdib ko. Nakikiramay ako sa puso mong sawi. Nakikiramay ako sa pagmumukha mong hinampas ng buhawi. Nakikiramay ako sa pagkat ang puso mo ay parabang pinunit-punit at ulit-ulit na dinudurog na parabang pit-pit na pit-pit. Naging makatatuloy ako dahil sa katanungan mo, Diyos ko! No, anak magteteng. So yun, bakit nga ba hindi ka crush ng crush mo? Siguro dahil hindi niya nakikita sa iyo ang mga kalidad ng isang ng mga kalidad na kanyang hinahanap sa isang lalaki. No, siguro yung mga nakikita niya sa iyo eh hindi niya gusto niyang makita. Ganun lang kasi dito. Next, Bryl Bonggala. Bonggang bongga, parang yung tanong mo, bonggang bongga rin, ano? So bibigyan ba kita ng skin? Itaga mo sa bato, kapag ako ay nagkaroon ng 2,000 subscribers, I'm gonna give you a special skin. Kahit na anong special skin na gustoin mo. Mark my word. Boom! 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 Next! Si Arjen de la Fuente Evangelista. San kayo nagkakilala? So Arjen, nagkakilala kami sa chat.
No? Kasi way back 2012, nag-chat siya sa akin. No? Kasi nakita niya yung... Sinungaling! Hindi, charot. Chinat ko siya noong 2012. Kahit na mukha siyang JJ mo that time. Kahit na ako yung talagang yung itsura ko, may na yun yung itsura ko dati pa. No? Chinat ko siya kasi naawa naman ako, parang wala siyang ano, parang nag-chat-chat sa kanya. Parang lungkot-lungkot ng life niya. No? And next! Yeah, nakita ko nga siya. Alright. Okay, next! Rich Beriaseran. Okay, si Rich May, kamusta ka naman? Estudyante ko dati sa St. John. So, sino ang maraming umaaligid? Rich May, tingnan mo nga yung mukhang to. Tingnan mo lang. Tingin mo ba maraming umaaligid dito? Nakikita mo rin naman yung picture ni Gladys, di ba? O, sino sa tingin mo? Ako. Maraming umaaligid sa akin. Pero hindi ko sila pinapansin. Ganyan tayo kaloya, bro. Next, Lilian. Oy, Brad Lilian, kamusta ka naman? Ang aking co-dancer na napakalupet, Lilian Calderon. Okay, so next, sorry sa interruption. Ano? Tama ba interruption? Okay. So yun, bakit nga ba Lilian ang nagiging, bakit ba going strong pa rin kami? No? Sabi diyan, love you both, pa-shout out po mga idol. Shout out mo naman siya, ha? Shout out sa'yo. Sabi mo, shout out Lilian. Tita. Shout out Tita. Tita. Okay. So, ang sikreto namin, ito, bakit kami going strong dahil dito sa batang to. No? Tsaka, bakit pa? Ano pa yung ibang dahilan? Dahil mas pinipili namin na ayusin yung anumang problema kaysa yung magtagal yung aming away. Hindi namin hinahayaan na abutin kami ng magdamagan na magkaaway. Kailangan bago matulog, ayos na. Kailangan bago matapos ang araw, tapos na. O kahit na bago matapos ang isang oras, tapos na ang away. Ganun lang. Next, Kazi Reyes. Paano nyo naayos ng mabilis kapag kayo nagkakaroon ng misunderstanding? Sir, pa-shoutout na rin. So, shoutout sa'yo, Kazi. And ito yung sagot ko sa katanungan mo. Paano kayo nag-aayos ng mabilis kapag kayo nagkakaroon ng misunderstanding? Nag-uusap. No? Sasabihan ng mga sama ng loob. No, kaming nararamdaman. Wala. Dapat kasi marunong tayong pakinggan ng isa't isa para maging maayos at peaceful ang ating buhay. Di ba? Next, Micaela Asupan. So, kamusta naman yung tanong mo? Ano? Under po ba kayo? Hindi. Hindi ako under. Hindi. Hinding-hindi. Di ba, Han? Hindi ako under. Under. Hindi ako under. Next, Adrian Saira Saavedra. Uy, eto si Japonesa. Kung nakikilala nyo yung mga taga-SI dyan, kung nakikilala ninyo si Unikim Ramos. So, eto po yung Facebook niya ang bago. Pinalitan din niya ng pangalan. Adrian Saira Saavedra. Mas pinaganda pa yung pangalan eh. No? Akala mo naman. Akala mo naman, ikakaganda niya yung pagpapalit niya ng pangalan. Ano? So, yun. What if naging gay si Zeus? Okay lang ba yun? Pag-i-explain na rin. No? What if nga ba if naging gay to? Okay lang sa akin. Basta yung yun bang pagiging gay niya ay dadaan niya sa maayos, no? Na gagawin niya maayos basta. Ayoko nung magiging beki siya yung kung saan-saan siya napupunta, yung kung saan-saan siya napapunta, yung mapapariwara yung buhay niya. Gusto ko gayahin niya yung mga successful na naging gay, ba? Ganun lang. Ayoko nung magiging kung ano lang siya. Okay, next. Sino sa inyong dalawa ang napipikon kapag nag-aasaran kayong dalawa? Tanong ni Princess Anne de los Santos. Si Gladys. Pikon siya kasi. Kahit anong sabihin ko sa kanya pag inaasar ko siya, mabilis siyang nagagalit. Mabilis siyang napipikon. Sabi ko nga sa inyo, ang babae talagang may toyo. Next. Russell again. Russell Evangelista, Irapta. Kamusta ka ulit? Ano ba naman itong katanungan mo? Ano daw ang nauna? Manok o itlog? Tingnan mo mabuti yung itlog mo. Tingnan mo mabuti yung itlog mo. Pag may lumabas na manok dyan, edi manok o edi itlog ang nauna. Pag wala, edi itlog. Okay. Ano yung sabi ko? Basta, yun na yun. Ano? So, maraming salamat po sa lahat ng nagbigay ng questions nila. Sana kahit walang kwenta yung mga kasagutan ko, nagustuhan ninyo yung mga pinagsasabi ko rito. Ano? And,
No, bago matapos ang lahat, shout out nga pala kay Caridad, kay Cara, kay Yuni, kay Jumong, kay Zeus Joaquin, kay Jaira, and shout out din sa lahat ng naging students ko before sa St. John School, and syempre yung mga na grade 7 students ko din dati. Sa grade 7 students ko dati sa SI, yung mga present student ko ngayon sa grade 9. No, shout out sa inyo lahat. So kung nagustuhan niyo yung video ko, please like and subscribe. So yun lamang. Ingat kayo mga kapuking, no? Mga anak kayo ng teteng. Goodbye! But they don't do shit.